Ayan guys, nagluto naman po tayo ng chicken sotanghon. Ayan po yung sotanghon. Isang balik po yung binili namin. Lagyan ko po siya ng cabbage, bawang, sibuyas. Lagyan po siya ng chicken cubes. Lalagyan ko siya ng butter. Pero bago ko ilagay ng butter, lagyan ko muna siya ng olive oil. So, patis ang nalagay ko, wala akong asin. So, patis na lang po. Lagyan ko sa magic sarap. Black pepper at ito po yung chicken. So, yung tubig po, mga 4 or 3 baso lang po. Start na po tayo sa pagluto. Ayan, pinapainit ko na po yung kawali. So, mainit-init na po siya. So, lagyan ko po siya ng olive oil. Kunti lang. Ayan, tama na yan. Para hindi siya masyadong mamantika. Kasi magmamantika naman yung manok eh. So, spread lang natin ng konti. So, ilagay natin yung butter. Chicken sotanghon na may butter. Para may iba naman. So, hintayin natin yung ano yung spread natin. Yan. Pag nanasa pa ang butter, natunaw na, lagay po natin yung bawang. Mabilis lang po ito. Maluto kasi ito tanghon lang naman eh. Kaya natin mag-brown ng konti. Ayan. Brown-brown na siya. Lagyan natin ang sibuyas. Karamihan po kasi sa sotanghon, gusto may sabaw. Gusto naman yung hindi masyadong sabaw, yung sakit lang. Pero kung ako, gusto ko maraming sabaw para nakakasin ko. Yan. Kasi na po siya, ilagay ko po yung manok. So, kung nalagyan natin yung manok, iluto natin ang anumang natumi na soy sauce. Para lumambot siya. Para maluto naman yung ano. Yan, check natin kung okay na. Yan, okay na siya. Alayin mo na natin. So, habang may ganyan siya, kasi gusto ko na maluto ang manok para mabilis. Pag inagyan na sabaw, mabilis siya ng ano. Lagay mo yung chicken cube para sumisip siya sa manok. Tapos lagyan mo siya ng kutsi mo ng tapis. Para yung ano siya, sinisip siya sa manok yung lasa. Tapos kunting ano, kapenta. Lagyan mo na lang siya mamaya ng konti. Tapos na natin ng mga 1 to 2 minutes. Yan, check natin. Yan. Tignan natin sa lagyan ng kunti. Sabaw niya. Mga 3-4 na baso lang. Pero kung gusto mo, tansyahin mo na lang para sure. Ako tansyahan na lang para at least alam ko. Yan. Haluin niyo. Ihuli niyo yung gulay para kunti ano lang gulay. Luto na agad naman yun eh. 2 to 3 minutes, ito na yun.
natin siya. Ayan, check natin kung kumulo na. Ayan, kumulo na siya. Pwede nyo nang ilagay ang sotanghon. Check muna natin kung malambot na yung manok. Ayan, oh, luto na siya. So, ilagay natin yung sotanghon. Ilagay natin sa tanghon. Lagyan natin pampalasa. Lagyan natin ng kunting pamienta pa kasi iba yung kanina. Kunti lang po. Ayan. Tapos, kunting patis ulit. Ayan. Saka mo lagyan siya ng magsisarap. Kalahati lang po, ha. Huwag niyo po ubusin yung isang buo. Sa kanya po haluin. Pag kumulo po, at malambot na yung sotanghon, saka natin ilagay ang gulay. Tapan po natin siya. Pag kumulo na, mainit. Ayan, pwede natin ilagay yung gulay. Tapos, pakulay natin ng 2 minutes. Tapos, luto na siya. Yan, tapan na natin. After 2 minutes, balik na natin. Yan, check na natin. Yan, luto na siya. Ito na tayo mag-ahon. Tama lang yung sabaw niya. Ito na siya. So, wait lang po, ha? Ito pa lang yung... Kuha tayo. Gusto ko yung pakpak ng manok. Ayan. Ayan na po ang ating chicken sotanghon. Thank you po. Next time ulit.